Matapos mapagalitan ng mga senador noong Martes, balik impeachment court na ang kinatawan ng mga prosecutor na si Representative Barzaga Jr. At ang nakaharap niya, walang iba kundi ang dati niyang prof. Ina Zara, ikwento mo. Sa day 4 ng impeachment trial, nag-face-to-face na rin sa wakas si Prosecutor Barzaga at ang kanyang guru noon sa Far Eastern University na si Retired Justice Serafin Cuevas. Agad kinwestiyon ni Barzaga ang sunod-sunod na pagtatanong ng dating profesor sa kanilang testigo. What the law provides is state the objection only and do not make an explanation. My objection is, Your Honor, is that before another question should be propounded, the witness should be permitted to answer the previous question. All right. So that's very basic, Your Honor. All right. And so I learned that from my remedial law professor, who happens to be no less than the defense counsel. Maybe you were absent when I discussed that. Order. Pero kung sa session hall, paminsan-minsan pang nagkakatawanan, ang mga tagapagsalita ng dalawang panig, nagkakainitan na. Binatikos kasi ng depensa ang tila pag-aabugado ng ilang senador para sa prosekusyon. It was a good day for the prosecution yesterday. That is a wrong report. It was a good day for the senator judges. Git lang siya, no? Dahil meron na kaming hawak na ebidensya na magpapatunay kung itong nakasulat dito ay tama o mali. Sumipot rin sa Senado si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares. Sinabi na si Henares para maipresenta niya sa korte ang Income Tax Return o ITR ni Chief Justice Renato Corona at ng kanyang misis na si Cristina at mga anak at manugang. Para madala ang mga dokumento, hihintayin pa ng BIR ang go signal ng Pangulo. Normally, everything about income, about taxes, no, are confidential until we file a criminal case. Ina Zara, News 5.